No. I'm learning. Hello guys, good afternoon. Magandang hapon sa ating lahat. Quick vlog lang tayo. Nagkaroon kasi ako ng problema dito sa akin. Shifter. Bahala ka sa buhay mo. Itong banda, dulo. As you can see, hindi sa dulo. Yung kung saan kumakapit yung thread. Na-loose thread. Ayun. So, nagkaroon ako ng solution which is effective naman. Tuturo ko sa inyo kung paano. Andun na lang. Inuha ko, yung mukha nito, dati maliit yan. Ngayon, ang grinder kong ganyan, grinder ko. Yun, grinder ko yan. Tapos, nangyari nga, gawa ko ng drill. 1 hour later. A few moments later. Kila, ocho yung ano, yung basta ocho yung kakasya dito sa butas. Dinil ko siya. True and true. Ayun. Wala yan naman. Tanggal. Just do it! Stop it. Get some help. Bili ako ng bolt and nut na syempre papasok ko dito. Yan. Tapos iscrew mo dito. Pero may catch. May catch to guys. Ang catch ito, pagka pinasok mo, sample, pinasok mo doon, dito, sa may lagyan ng shifter. Paano nito? Pagka sinuksok mo to, hindi siya pumapasok, hindi siya papasok kasi mukha nito dito, hindi pumapasok itong nut. So, ang ginawa ko, solution dyan, scrapping nyo. Ito yung ginawa ko. Flinatin ko ng konti. Gamit ang sander. Sinander ko yun ng konti. Para lang kumasya siya dito. Ang technique kung paano siya ipapasok ay ganito lang. Mabilis. I-screw nyo muna ito. I-tighten nyo muna ito. Sanapin nyo yung sinander nyo. Papantay nyo siyang ganyan. Ayan. As you can see, pantay siya, pantay. Ayan. Tapos, saka nyo ngayon, susok-sok. Ayun, pumasok na. So, ganun lang. Ngayon, ipatighten na natin. Ayan. So, ganun lang yung ginawa ko sa shifter ko para hindi siya mag-loose. A few moments later. Good morning sa ating lahat. Update ko lang kayo tungkol sa ginawa ko nung nakaraan, which is yung shifter na napudpod.
na ginawa ko nung nakaraan is ginawin ko dito, tapos minutasan ko through and through. Ito, nakikita nyo through and through ganyan, tapos nagyan ko ng nut dito. Which is gawa na naman, pero yung shifter ko kasi hindi na siya ganun ka kaganda yung carpet kasi napudpud na yung loob nito, yung groove, yung mga pipin. Hindi ito yung napudpud, ito mismo yung loob dito. Kaya 1 week ko lang nagamit, hindi na siya gumana. So ang replacement natin ngayon ay yung Honda Wave 125 na shifter. Ang ginawa ko, kinuha ko lang yung pinaka kabitan nito, ito, tinutol ko, tapos inelding namin ng stainless. Ang kagandahan naman itong Honda Wave 125 na to ay mas mahaba yung ipin kumpara dito sa stock natin. Yung stock natin kasi yung ipin niya lang isang hanggang dito. Ayan, ito kaliit, ito kaliit yung ipin niya. Yan lang umakapit dun sa may ipin, dun sa may sika, pagbibis mapudpud. Lalo na hard kayo mag-shift. Kapag bara-bara kayo mag-shift. So, itong 125 na to, yung Honda Wave 125 na to, mahaba yung groove. Hanggang dito. Mas mahaba siya kaysa sa stock natin. Kaya mas maganda yung kapit doon. Ayun. Kasi kung tendency niyan, mas maiksi yung groove mo. Pagka, yun yan, sinasabi ko sa inyo na baru-baru kayo mag-shift. yun, yung tendency niya, napupudpud talaga ito. Ayun, so ang replacement, sabihin ko na naman, is Honda Wave 125, tapos gawin nyo na lang, pawelding nyo na lang. Kunin nyo yung shifter nyo na luma, cut nyo, tapos pawelding nyo na lang. Ayun.